Pagkatapos pong talunin ni Magnus Carlsen si Anan sa round number 2 dito po sa Tech Mahindra Global Chess League 2023. Natabla siya kay Aronian at kay Duda. Pero ito pong game number 5, kalaban niya yung sumusuki kay Grandmaster Wesley So na si MBL. Puti si MBL, black si Magnus. Magkakapisakan. Ano po bang nangyari? Silipin po natin. E4 po yung tinira ni MBL. Nag-E5 naman si Magnus. Knight F3, Knight C6, Bishop B5, Roy Lopez. At ang ginawa ni Magnus, Knight F3, yan po yung Berlin Defense na kung saan pinasok po ni MBL yung castling na sacrifice po sa E4 at kinapture na nga. Yan po yung Rio Gambit accepted. Madalas natatabla. Pero alam niyo po ba na si MBL ay expert dito dahil si Wesley So na napakakunat sa Berlin, madalas siyang tinatalo dito. Paano kaya si Magnus? Makalusot kaya kay MBL? Ang ginawa po dito ni MBL yung linya na D4. Tapos umatos yung knight sa D6 linya yan. Kinakapture po yung kabayo, binabawi ng pawn, and then DxE5, tatalon sa knight F5, mapapalit yung reyna. Ayan, queen Xd8, king Xd8, and then knight C3 develop. Lahat po yan, mainline po ng opening na ito na kung saan madalas na uwi sa tabla. Nag bishop E6 develop, nag knight E2, ikot lang po, pwede mag knight T4 yan, nag bishop D5, nag rook D1, pininlang linya po lahat, no? At ang kadalasang ginagawa, nagki-king move, ayun. So, king E8, kailangan po yun kasi may C4 paparating eh. Nag knight FD4, pinapalit yung kabayo, nag knight XD4, tapos knight XD4 po. At dito, si Magnus Carlsen tumira ng nobility o first time po na gamit. Kasi dati, rook D8 ang kadalasang ginagawa, pero Magnus nag A6. A6 lang, napakasimpleng kunat. Ang gusto niya pong gawin dyan, kaya nag A6, magsi C5 yan eh. Ang C5 po kasi, mawawalan ng bantay yung B5, kaya binantayan ng A6 para walang talon na knight B5. Ang ginawa ni MBL, bishop F4 develop, na kung saan tinirahan lang ni Magnus ng rook C8. Ayan, baka naalangan po sa E6 na idea, may capture po doon sa may C7. Kaya dinipensan agad. Nag-rook dito naman po si MBL, idodoble yung tore, baterya. At eto po si Magnus, ginawa na yung C5. At pagka C5, napilitang umatras sa may E2. Nag-bishop E6, ayan, syempre para hindi makapture. Nag-rook D1 na po, ayan, doble na baterya. Huwag po kayong magtataka bakit po binibigay yung pawn sa A2, no? Kasi makukulong po yan. May mga tirada pong ganun, B3. At hindi po makakalabas yung bishop na yan. Susunod na doon, mga knight C3 na idea. Anyway, ang ginawa, nag-bishop E7, tamang develop lang. Nag-knight C3 na nga, ito pong si MBL. At tumira po ng aggressive move si Magnus. Siya po ay nag G5. Ayan. So huwag kayong magtataka bakit hindi nag-castling. Kasi bawal, illegal. Gumanaw na po yung king kanina sa opening pa lang ha. So pagka G5, nag bishop E3, umatras, may pressure po sa C5. Tumira naman ng rook G8. Ito pong si Magnus na kung saan sinundan ni MBL ng knight D5. Napakagandang tira. Pine-pressure po yung bishop. Ngayon yung bishop na yan, pag na-capture po, babagsak ng C5. Weak po yung mga dark square. Hindi po maiwas dito dahil may knight F6. Pag dito ka naman umiwas sa kabila, meron pong tiradang bishop takes C5. Kaya napilitan mag bishop takes D5 na lang. Ito pong si Magnus. Kinapture po ni MBL yung bishop, of course, babawiin. And then nag C4 si Magnus, no? Tinulak yung pawn. Mas maganda po yung tulak na yan kesa sa depensa na B6. Bakit po? Kasi kung titingnan nyo po yung endgame na ito, bishop po ang meron sila. Ang sabi, ang endgame po na bishop, dapat ilalagay mo yung pawn mo opposite o kabaliktaran sa kulay ng bishop. So, nasa itim yung mga bishop, kaya nilalagay po ni Magnus sa puti. Si MBL, alam niya din yan eh. Kaya nga po ang ginawa niya, nag-G4. G4 para ma-maintain na weak po yung pawn na yan. Ngayon, nag-rook G6 dito si Magnus. Tumira po ng king G2, and then nag-rook D8, aba, palit-palit, kinapture po yan ni MBL, binawi ng bishop of course, at dito medyo nakakamangha ang pinawalan
ni MBL kasi napaka-aggressive ang tira. Nag-age 4. Nagpakain ng pawn. Ngayon kung yan ay didepensahan, capture, capture. Tapos may punta po dito yung tore. Yan po yung mga plano ni MBL. Kaya kinapture yan ni Magdos. Anyway, pawn pawn up eh. Pero pagka king H3, depensa lang po sa may G4. May mga idea na siyang F4, lalakas. Yung pala yung plano niya. Lalakas yung kanyang center pawn kahit papano. Nag-rook E6 po dito. Ito pong si Magnus Carlsen na tinirahan ng Bishop D4. At ang best move daw po is F4. Ngayon nag-alangan po sa F4 kasi may tiradang F6 saka mag-Bishop D4. Anyway, ang Bishop D4, very equal. Equal lang daw po yung position na ito pero bumababa na po yung kanilang oras eh. Lamang si Magnus 2 minutes and 30 pero 1 and a half na lang halos. Ito pong si MBL. Tumira po ng Bishop G5 si Magnus, computer move. Nag-Bishop C3 si MBL, computer move din po. And then nag-B5 si Magnus, computer move. Mga number 1 yan, no? At ang ginawa po dito ni MBL, nag-A3, relax lang. Hindi siya yung computer move. Ang sinasuggest, unahan Rook E1. Bakit po? Kasi pagka E3 pala, pwede pong mag-Bishop F4 dito. Ngayon, pag tumira ka po ng Rook E1, may F6 agad. Ayun, no, babagsak po ata yung pawn. Ganun ang mangyayari. Kaso, ang tinira ni Magnus, hindi niya nakita yan. Nag-F6. Ayun. Pagka F6, edi tinikman lang po yan. Nag-Bishop takes. Bishop takes F6. Rook takes F6. Sinimplihan ng Rook dito. Very equal yung position. Pero yung oras, bumaliktad ng konti. Isang minuto mahigit po si MBL. Si Magnus naman ang less than a minute. Lumamang pa ng konti sa oras si MBL, no? Ngayon, endgame ito. Dito magaling si Magnus. Pero tingnan natin kung anong mangyayari. Nag-C3 po si Magnus. Naku po, number one engine move. Napakagaling ng idea. Para po pagka-takes po dyan, check. Tapos lilimasin po yung pawn sa may queen side. Nakita yan ni MBL. Kaya nag-group E2. Tumakbo king F7. Tapos binipor lang. Hindi kinapture yung pawn kahit libre dahil mababawi din naman. Si Magnus nag-iisip walang oras. Nag-rook D6 na mali daw. Ibalik po natin ang sinasuggest para equal pa rin C5. Yung pala, pagka-capture, eh pwede namang ano, ganunan, tapos makakapag-create ka ng passpawn. Kaso nag-rook D6 eh, mali. Bakit mali? Kasi immediately may rook E3. Anong meron sa rook E3? Hindi po madepensahan yung pawn sa C3. Nagkamali si Magnus doon. Anyway, tumira po ng rook dito si Magnus dito. Kuma-counterplay pero rook takes C3 lang. At pagka rook takes F2, nag-king takes H4. At kung mapapansin nyo, equal ng pawn. Kaso, hindi madepensahan yung kanyang pawn sa may C7. Ang ginawa ni Magnus, nag-king F6 at tinikman na nga po yung pawn na nasa may C7, nag-rook E2, nag-rook C6, ayun, nag-king E5, and then king G5, pumasok na yung hari, no? Uma-activate. Nag-king D5 naman, ito pong si Magnus na kung saan nag-rook takes A6 lang. Hindi kasi madepensa na talaga yung pawn, kaya binigay na. Anyway, may bawi sa C2, kaso pagkatira ni MBL, sinimplihan ng Rook B6 na pa-resign si Magnus Carlsen. Bakit po siya nag-resign? One pawn down lang naman. Hindi ba pwedeng depensahan? Pwedeng depensahan. Kaso pag dinepensahan mo, example, King C4, tuloy po natin, titirahan ka lang ng Rook C6, tatakbo ka, at ito pong endgame na ito, ay talo agad. Kakapturein, capture, and then King H6, capture doon. Kahit sumabay po, masyadong matagal. Masyadong matagal yung pawn, talaga mauuna mag-promote yung white. Kaya po nag-resign. Ngayon, pag hindi naman dinepensahan yan, let's say kung counterplay ka dito, capture lang, check. Saan ka pupunta? Eh, tatakbo. Itakbo na lang natin. Siguro, balik natin. Eh, ito po ay easy win dahil dalawang passpawn pong malinaw pa yan sa sikat ng araw. Ayan, itutulak lang. Panalo si MBL. At ito po ay team tournament. Explain ko na yung rules and regulations sa maunang video na ginawa natin. Anyway, kahit po nanalo dyan si MBL, ito pong score ng team.
Ayan, so nanalo po si MBL kay Magnus pero natabla lahat ng board except board number 6 na kung saan nanalo naman si Pragnananda. So ang score nila 3-3. So pareho silang may tag 1 point dahil doon. At ito po ang standing sa kasalukuyan. Ayan, so Ganges Grandmaster ang leading with 6 points. SG Alpine Warriors with 6 points. Upgrade Mumba Master 5 points. Ayan, Triveni Continental 4 points. Chengari 4 points. And Balan Alaskan Knight 3 points. Ang top 2 teams po ay maglalaban sa finals after 10 rounds. Kasi 10 rounds yan eh. Round 5 pa lang. Nakakalahati pa lang. So malayo-layo pa po. Anything can still happen. Ayan, so sana po may natutunan kayo sa video natin na ito. Muli, ito po ang inyong Coach PD Master Daniel Gauso. Abangan nyo po yung mga susunod nating video. Salamat po sa suporta. Hanggang sa muli pagkikita. God bless po mga kabiyahe. Bye-bye.